kalabasa. So, samahan niyo ako sa aking panluluto and how to prepare this menu. So guys, let's go! Tara, let's! Ito siya. Ito yung mga tingin natin. Mga pampalipas oras. Chickpea at saka kamay. Pero hindi po sila hindi po sila kasama sa ating luluto. So guys, ito po yung ating mga ingredients. So meron tayong grind na coconut. Ito yung grind coconut natin. So, ito yung ano lang to, pampatanggal umay pa. So ito yung mga side dishes natin. But anyway, yung dish natin is na yung kalabasa na ano nga. So meron tayong ready na shrimp na i-ano na lang natin. Ayaw na natin magtanggal mga ano-ano dyan. Chorbanes ng shrimp. So, meron din tayong, eto guys, yung ano, yung malunggay sa UAE. So, like, ilang sticks na siya? Actually, 1, 2, 3 sticks na talaga siya, guys. So, it cost 3.95. So, mga sa atin, mga nasa 80 pesos na po. Yan, tatlong stick lang yan, guys. Meron tayong kamatis na binili kasi meron tayong kamatis. Meron akong oatmeal ready sa next mga lunch na babaunin. Meron tayong mango. Manga po, guys. It's bought it for 7 dirhams and 50. So, meron din tayong banana. It costs 2.17 dirhams. So, mamahal guys ng mga ano dito. Okay, ready na ako sa bili kahapon. Meron tayong, ay oo, nandito na pala. So, meron tayong squash. Ito po, squash guys na binili ko na kahapon. So, para like, actually, nagdadala ako nito para hindi na maraming plastic pa na tinatapon. Tayo dyan sa Pilipinas, simple matapon tayo ng plastic ang ano may isa-isa. Pero dito, natutunan ko yan guys sa mga amo na nagdadala talaga sila ng bags para mag-grocery kasi yung ano nila, yung purpose nila is para save the Mother Earth, save the environment. So, if maraming plastic, marami tayong mga kinakalat sa ano. So, nagdadala sila ng bags. So, nakagawian ko na din yung magdala ng bags. If ma, hindi ko nakakalimutan, magdadala talaga ako ng guys. So, ito yung binili ko na. Marami kaya ito. I don't think na siguro ubusin ko na rin ito. Kasi parang panggabi na rin at saka kung pwede po sa umaga, okay din. So, yun. Ito yung mga ingredients natin. So, how to prepare this is subaybayan nyo po, guys. Thank you so much sa ating pagsubaybay and this is the way how I prepare it.
boiled na squash ginawa natin. So I think pagka, pagka nakita nyo na ano na, malambot na siya, binoiled ko lang sa tubig po muna. So, separate yung ano pag-isa natin. So, ito, prepare natin mamaya ito kasabay ng ginisa natin ano shrimp. So, guys, mag-gigisa tayo ngayon ng shrimp. Muli sa tayo na onion. Ito magandang first part. So guys, after maluto yung ano yung onion, ilalagay natin yung kamatis natin. Gusto ko maraming kamatis para may kulay yung kamatis. Ay ano sa parang nag-orange sa bawang natin. So, ilalagay na natin yung shrimp natin. So, ilalagay ko na to yung ano, yung ito yung ano lang yung kung gusto niyo lang yung mayroon konting ano nga yung tawag, spicy yung sabaw nyo. So, ilalagay ko na para lalabas yung pagka-spicy niya sa sabaw. So, yung mantika talaga yung nagpapalabas ng ano nito, ng lasa ng chili natin. So, itong chili na nilagay natin is hindi talaga siya maanghang. Parang ano lang siya, mild lang siya. So, isa lang nilagay ko yung mahabang chili dito. So, antayin natin na maluto yung madurog. Yung gusto ko yung kamatis is madurog siya. So, ayan guys, medyo luto na yung kamatis natin. Ilagay na natin yung ating shrimp. Medyo lakasan natin yung apoy. While nag-ibisa po ako, kailangan konti lang yung apoy. So ngayon, medyo panakasan natin ng konti para mabilis luto yung ating shrimp. Tapos guys, yung shrimp natin, hindi ko talaga siya yung ayaw ko yung ano yun. Luto siya parang half cook lang. Parang hindi siya tubigas. So, I think luto na po siya. Idadump na natin sa ating kalabasa, sa ating squash. So, this is ready. So guys, ayan, binalik na natin yung ating kalabasa. Itaas ko naman konti. So ito na yung kaninang ready natin na kalabasa. Parang maano na mabigas na madurugin. Pero gusto ko yung parang may mabubo na rin siya. Buking durog lang kasi madurug din yung mamaya. Ito palang recipe na to guys ay sa ano, sa Ilonggo is
siya yung linutik na kalabasa. Tawag sa amin to linutik. Ayan. Ito na yung ready natin na ano, na inisa na shrimp. So, ilalagay ko na siya ngayon. Lang natin na mag-boil siya para malagay na natin yung ano, yung niyog natin, yung coconut milk natin. So guys, maglalagay tayo ng black pepper. Konti lang para may taste yun na konti pa. Touch ng garlic, ng pepper. Tapos meron tayong garlic powder. So, pag wala kayo nito guys, pwede din kasi ako nag-a-add na ako para ano, para may konting ano lang, mga touch ng ano nga, ng mga ingredients. Kasi may mga available naman ako ng ingredients. Yung iba, so, depends upon you. Optional naman yun guys. So, maglalagay ako ng seasoning. So, it depends upon you kung anong seasoning yung ilalagay. Seasoning is mapalasa lang ang ating pagkain. So, hindi ko na ipapakita kung anong ilalagay ko. Basta seasoning, guys. Alam nyo na yan. Mga Pilipino, shout out Philippines! Tapos, asin. So, asin, guys. Yung ginagawa ko lagi ko yung sa pang ko yung ano, salad talaga ilalagay yung asin para makontrol mo yung tabang at saka pait nito. So, yan yung gagawin natin, guys, para hindi natin lahat malagay yung meron kasing cases na ilalagay yung asin. Hala, lahat ng asin nandun na sa loob. So, ayan. Konti-konti lang guys, ha? Dandanang sa pag-asin. So, after ng asin, ilalagay ko na yung ano natin, yung malunggay natin guys para maluto siya. Yan. So, haluin lang. Saka takpan. So, guys, I think pwede na ilagay yung ating coconut milk, guys. Ilagay na natin yung coconut milk natin. Ayan na siya guys, ang ganda na ng itsura niya. So wait lang natin mag-boil siya ng mga 2 minutes. Ready na po to guys. So ayan, wait tayo ng 2 minutes. Luto na po siya guys. So thank you so much for watching. And if you don't yet subscribe, kung hindi pa yun kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. Click the like button and ring the notification bell para updated kayo sa aking mga new uploaded videos. And see you, bye on my next video. Bye! Thank you so much for watching!